eloquent mo, ha? Ang tagal-tagal. Akala ko ba mag-aaral tayo sa library? Ay, naku. What else is new, no? Lagi naman late yan si Kent. Kent, Kent, Kent. Ba't po binabanggit mo ang pangalan niya? Parating may lambing sa dulo. Anong issue yan? Aminin mo na kasi mahal mo siya. May ano ka ba? Barkada na tayo na tsaka. Wala naman siyang gusto sa akin, eh. Hindi, inamin mo na rin. Na ano? Pag minahal ka niya, magmamahal mo rin siya, di ba? I know, whatever. Wala nga. Guys, guys. Sorry, ah. Kasi naman, eh. Lapoy at kadal, tinulungan mo ang nanay mo sa palengke. Alam mo, Kent, pag-aral ka na nga, malapit ng fourth grading period. Para sa'yo rin yan. Oo nga, eh. Siya nga pala. Hi, Heidi. Hi. Ito, para sa'yo padala ni Daddy galing state. Thank you, ah. Sige, ingat. Kita na kita mamaya. Hi. Bye, Heidi. Chocolate. So, darling. Matanda, ah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Bacood Playground. Dito po sa lungsod ng Maynila. Makikita po ninyo, inaayos natin mabuti ito at pinagaganda natin para sa mga batang dumarami at lumalaki dito sa Bacood. Kailangan po ng mga bata ang mga playgrounds. Ito po ay bahagi ng kanilang paglaki, bahagi ng kanilang edukasyon at makapagpapatibay sa kanilang hinaharap. Tungkol sa mga problema ng mga estudyante sa graduation, ang ating tatalakayin sa umagang ito. Panahon na naman po ng graduation. Excited po ang mga bawat magulang na makitang makatatapos na ang kanilang mga pinag-aaral na mga anak. Subalit, hindi lahat ng estudyante ay nakakasigurong makakatanggap ng inaasam-asam na diploma tulad ni Kent, ang ating pangunahing tauhan sa mga napakagandang kwento ng buhay dito sa Maynila. Panoorin po natin ang ating kwento. Ako, tingnan natin yung mga test. Teka lang, sige, hintayin nyo. Ay, tapo na po! Number 9, Ken Perez. Top 9 ka. Diba? Oo. Top 9 lang ako. Ano ba nangyari? Di ba dati top 2 ka? At ang laki ng binaba mo. Okay lang yan. Please, nasa top 10 ka, no? Oh, buti nga kayo, nasa top 10 kayo eh. Ako, tapon lang ako. Ako. Sige, tara na, mag-lunch na tayo. Tara na. Let's go, gutom na ako. Now na. Kamagalala, okay lang yan, no? Let's go. Good afternoon. Magandang tali, ma'am. Ma'am, bakit niyo po ako pinatawag? Kent, asa na mga parents mo? Di ba sabi ko sa'yo, gusto ko silang makausap? Ma'am, hindi po nila maiwanan yung trabaho nila, eh. Kent, meron akong gustong sababin sa'yo. Bumababa ang grades mo sa third grade, eh. What's happening to you, Kent? Hindi po ako masyadong nakakapag-aral lately, ma'am. Bakit naman, Ken? Tinutulungan ko po kasi yung nanay ko sa palengke. Pero, promise ko po sa inyo, ma'am, babawi po ako this fourth grading period. Alam mo, dapat lang, Ken. Dahil, sayang naman, you're running for valedictorian. Tsaka, paano na yung scholarship mo, di ba? Paano pag nasa college ka na? I know, ma'am.
Okay, you do good. Next time, okay? Thank you po, ma'am. See you po, ma'am. Good morning, Mo. Oh, Heidi! Oh, you must be Mr. Cortez? Miss Salalima? It's nice to meet you. Pleasure's mine. Well, Mr. Cortez, I want you to know that your daughter is really doing good. Hmm. And she's running for valedictorian. Wow. Thank you, Miss Salalima. Alam mo naman, masipag talaga mag-aral niyo, anak ko. At meron niyong pinagmanahan, syempre. By the way, Mr. Cortez? Yes? You look good. You embarrass me. Good Excuse day. Me? Ay, yung mga grades mo eh. Sayang naman. Uwi namin ng bahay ni nanay galing sa palengke. Halos hindi na ako makapag-review sa pagod eh. Ay, Diyos ko, eh kung sa susunod na may exam ka, sabi mo sa nanay mo, hindi ko makakapunta. Busy ka eh. Nakakaawa naman eh. Walang ibang tutulong. Si tatay, hindi din maasahan. Laging nasa imo man. Kailangan ko talagang makabawi. Alam niyo naman na scholarship lang naman na habol ko dito para makapag-college. Or else, hindi ako makakapag-aral. Diyos ko, haaral! Ako sa'yo, pagbutihin mo ng pag-aaral mo, ang mahal-mahal ng make-up, tapos yung tatay mo umiinom pa. Ay, naku, if I were you, Diyos ko, pagbutihan mo na yan. Yung nanay ko kasi, Diyos ko, if I was... Ay, my God, I'm telling you. Inaaway na niya ako sa bahay, ako umuubos na make-up niya. Eh, Diyos ko lang, Maybelline, L'Oreal, tapos lahat niya. Sila? Stand all the people, stand them on a roll. They will fall to pieces, so we watch them grow into strange and pretty faces. I don't know. Locked into my lipstick traces, watch them. Changes how they wanna know how cynical are people. That's what children go dragged into a conversation they get home. It's so sad, but it prepares them. Ma'am? I suppose puyat ka na naman! Medyo po, ma'am. Quiet! Okay. Prepare your paper class and we are going to have an examination. Ilabas lahat ng papel. Ilabas lahat ng ball pen. Sino sa inyo ang walang ballpen? Plus two. Pagbibigay. Ma'am! So lahat kayo walang ballpen. This is what you're going to do. This is for you. And then
pass it on. So lahat na ba may ball pen, ha? Yes, ma'am. Hindi ko na ililista. Okay. Remember, gagawa tayo ngayon ng examination at ipapas ko lahat ang mga test papers. Okay? I want to remind you guys na dito nakasalalay ang inyong grades sa fourth grading. Is that understood? Yes, ma'am. Okay. Mom is busy right now. You just have to continue what you're going to do. Is that understood? Yes, ma'am. I can't hear you. Yes, ma'am. Start now. Hindi mo pa binabayaran ang kinuha mong ground beef kahapon. Oh, hindi pa. Bayaran mo mamaya during the recess time, okay? You may start now. excuse me, Miss Ponce de Leon. Naalala ko kumain ka ng bopis kahapon. Kulang ang bayad mo. Babayaran mo ba siya? Kailan? Recess time din? Pwede na bukas, ha? Sige. You may start now. Oh, by the way. Wala lang. Nalaalala lang ako. May kamukha kang artist Mr. Perez? Can you pick that for me? Talino mo nga ako eh. Usap tayo kay Ma'am. Ayusapan natin siya. Kung maaari, bigyan ka pa ng isang pagkakataon para makapag-exam. Tsaka para malaman din nila na
Hindi mo kailangan gumamit ng kodigo para... para pumasa. If kung hindi... hindi muna ako papasok. Wala man ako mukhang iharap sa kanila. Ay, Iha. O nga pala. Pagbutihin mo dito sa eskwela, alam mo naman ang nanay mo, excited nang makita sa stage at mag-pin ng medal sa'yo, ha? Ano man, Dad? At ako naman, excited din ako for that big celebration we will have. Sige na, Dad. Okay. Monday pa ako. Nga. I'll see you later. Bye, honey. Kaming dinismiss ni Ma'am eh. Musta na? Nasabi mo na ba sa Daddy mo? Eh, hindi pa nga eh. Ay, nakausap mo na ba si Miss Salalima? Oy. Eh. Sabi daw ng principal, hindi daw pumayag eh. Tsaka, sinabi ko rin na bigyan ka ng isa pang pagkakataon para makapag-test. Kaso, hindi pumayag eh. Bakit? Tsaka, hinahanap ka rin kanina. Bakit hindi ka daw pumasok? Bili muna ako ng chichirya. Kaya, andahin mo. Heidi? Gumawa siya ng poem para sa akin? Handwriting niya kay Ken. Para sa'yo. Oh my God, kinitinig ako. Makita ka ni Ken. Oh, affected ka masyado, ha? Kikiling. Uy, Drew, nandito ka na pala. Ah, oo nga, medyo lang. Andito pa ako kanina. Actually, maganda nga yung nakita ko eh. Oo, ano yun? Ano yun? Ouch! Oh, anong nangyayari sa'yo? May nakita akong langgam. May kamay at limang daliri. Oh, Heidi, kain na muna tayo. Uy, ikaw, Drew, ha? Bili ka na muna sa'yo. Dalawa lang to. Actually, aalis na rin muna ako kasi baka mamaya makaano ako sa... Heidi, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Heidi,
Kamusta ka na? Okay lang. Pwede ka ba makausap sa muli? Sige ba? Sandali lang. Kasi it's my brother's birthday. Mr. Perez. Thank you po, ma'am. Among the rest, you're the highest. Ang galing-galing mo, Papa Kent. Di naman. Aray ko, saan mo, no? Galing eh. Alam mo, Kent, maganda yan, ah. Bumabawi ka. That's really very good. And by the way, class, tell Miss Heidi Cortez that I want to talk to her. The principal has already made her decision. Ma'am, ano pong desisyon? Well, she had to be taught a lesson. She's not graduating. Please give her another chance. Well, I don't have any control of it. I can't do anything about it anymore. Sorry. Anyway, balik tayo sa dating gawe. Go, Papa! Galingan mo! Flex that muscle! Go, go, go! Ay, ikaw, yung isa dyan, tapos may yung polo mo. Ay! Hi, ito number ko, 0922-800. Hindi ikaw, ayoko sa'yo. Hindi ikaw, hindi. Yun, gusto ko yun, isang yun. Ay! Papa Kent, may problema ka ba? Papa Kent, aminin mo na kasi kay Heidi eh. Alam mo? Obvious ba? Kasi sobra-sobra akong makatingin sa kanya. Mahal mo na yata eh. Ah, yun ba? Wala yun. Ba't hindi mo na kasi ligawan? Pag nagkami, baka hindi ko rin naman maibibigay ang panahon ko sa kanya. Tsaka, Drew, hindi kami bagay. Tignan mo naman ang agot ng buhay namin. Ano ngayon? Hanggang ligaw tingin ka na lang. Ang torpe mo, ha? Oo na. Masakit man, aminin ko na. Torpe ako. Tara! Ang dahil pa naliligaw sa kanya. Masigit pa sa akin. Paano niya ako magugustuhan? Alam mo, Ken, ang buhay ng tao iba-iba yan eh. Yung iba nakakalamang sa'yo. Sa ibang bagay, nakakalamang ka naman sa kanila eh. Natural lang yun. So, there's no reason for you to be insecure about that. Tsaka, may isa pa akong problema eh. Ano naman yun? Yung sa kodi ko. Oh, bakit? Yung nakita ni Ma'am sa ilalim ng silya, sa akin talaga yun eh. Oh my God! Patay tayo dyan! Anong gagawin natin? Laking problema pinasok natin. Hindi ko naman ginusto yan eh. Tsaka, gusto ko lang naman may save yung scholarship ko. Hindi ko naman alam na magkakaganon eh. Well, I think it's up to you to decide if you're going to tell her or not. We still have enough time.
Heidi. Oh, makakakatay ka. Kasi po... wala po kami teacher sa last subject eh. Kayo po, ba't po kayo maaga ngayon? Ay, naku, na-cancel yung meeting ko this afternoon. Wala naman ako mapuntahan, kaya dumiretso lang ako dito. May problema ka ba? Wala po. Parang nababahala ka. Good morning, good afternoon po, Mr. Mercado. Good morning. Heidi, tawag ka ni Ms. Lalima. Ha? Bakit, iho? Kasi po, nagpapacheck po ng test paper si ma'am eh. Ganun ba? Opo. Kung ganun eh, sigurado mamaya pa kayo matatapos yan. Mm-hmm. Sige, babalikan na lang kita, iha, ha? Yes, mabuti na lang, ha? Di ba, Andrew? Oho, tama-tama po. Sige na. Sige. Okay, bye. Balikan na. Yes. Doon na tayo kami sa Lima. Now na. Ay, sige po. Bye, Heidi. Baka kumati pa yung bibig mo. Inamin na ni Kent na sa kanya nang galing ang kodigo. Kaya absuelto ka na. And Kent, I'm sorry. You're not graduating. Ginawa sa akin to. Hindi ko naman sinasadya yung mga nangyari. Akala ko ba kaibigan kita? Nakikiramay ka ba sa akin? Ay di. Sasabihin ko naman sa'yo talaga eh. Kaso, natakot lang naman ako eh. Tsaka, naisip ko lang naman yung tungkol sa scholarship ko. Hindi na sa akin mahalaga yun. Ang mahalaga sa akin, ayang mapatawad mo ako. Ay di, sorry. Isipin yun.
Sister, hindi ka ba naawa sa tao? Humingi na siya ng sorry sa'yo eh. Just give him another chance. Mahirap yung buhay ng taong yun. It's no wonder nagawa niya yun. Mabuti nga, binigyan na lang siya ni Ma'am Salalima na isang buwan chance para magkaroon ng second exam. If she can do that, why can't you? Please give him another chance. Sige na nga. Kausapin ko lang siya sa graduation. As far as I know, sa graduation, he's not attending. He's not part of the honor roll, and I think nahihiya siya sa'yo. Paper naman, no? Hmm. Pwede mo bang sabihin sa kanya na umatend siya at gift na lang niya sa akin, no? Sure. I'll do that. That's what friends are for, di ba? Thank you. Ate. Hey, congrats. Congratulations. Congrats, hindi niya tiniyak eh. Pero, sinabi ko naman sa kanya lahat na pinapasabi mo eh. Siguro pupunta nga yun. Ay, wait lang. I have to go back inside kasi inintay ako ng madir ko, di ba? Sige. Pag nakita mo dad ko, pakisabi. Mamaya papasok na lang ako. Okay, sige. Congratulations again. So happy. Congratulations sa inyo. Congrats, Heidi. Ang galing mo talaga. Deserving ka para maging valedictorian. Thank you, ah. Buti naman nakarating ka. Heidi, pinapatawad mo na ba ako? Oo naman. Kalimutan mo na yun. Kinalimutan ko na rin yun, eh. Heidi! Sige na nga, ikaw na ang mauna. Ikaw naman ang bae. Ikaw na, mauna. Sige na nga, ako na nga mauna. Ano kasi? Heidi. Pwede ba kitang ligawan? Hindi pwede eh. Sige, okay lang. Papasok na ako sa loob. Hindi na kasi uso sa akin ligaw-ligaw. Kung gusto ako ng lalaki at gusto ko rin ng lalaki, edi ko, di ba? Ang bagal mo kasi. Congrats! So, go na ba? Parin po tayo sa Bacood Playground. Kagaya po ng sinabi natin kanina, inaayos natin ngayon to para sa mga dumaraming mga bata dito po sa Bacood. Kailangan po maraming playground sa Maynila. Ito po yung pinagsisikapan natin sa programang Buhayin Natin ang Maynila.
sa ating napanood na napakagandang kwento, nakita po natin ang mga hirap na dinaraanan ng isang mag-aaral, katulad ni Ken. Bago siya nakapag-graduate, marami po siyang pagsubok na dinaanan. Kung hindi niya napagtagumpayan ang lahat ng pagsubok, hindi sana siya nakatapos. Mahalagang araw ang graduation. Hindi lamang para sa mga estudyante, kundi lalo na sa kanilang mga magulang. Sapagkat hindi biro ang kanilang sakripisyo, may taguyod lamang ang pag-aaral ng kanilang mga minamahal na anak. Kaya mga kabataan, huwag sana ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa inyo. Mag-aral kayong mabuti. Tandaan ninyo, ang edukasyon ay kayamanang may pagmamalaki ninyo saan man kayo magpunta sa inyong hinaharap. Ito ay matibay na pundasyon sa isang maunlad na pamumuhay. Sana'y may natutunan kayong aral sa ating kwento sa umagang ito. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Lito Atienza, na lusod ng Maynila. Na sa anumang oras, lagi niyong maasahan. Huwag niyong kalilimutan, Maynila, kay ganda, atin siya. Ano? Unfair naman yata yun. Anong unfair daw? Nandito ako dahil sa'yo. Nagpaiwan ako dito, hindi ako umuwi sa amin kahit nagagalit ang papa ko dahil sa'yo. Nagpapakahirap ako ng ganito dahil sa'yo. Tapos giniiwan mo lang ako ng ganito? Una na mauna. Ano kasi? Pwede ba ako? Tama. Iba yan eh. Hindi, tama. Ano ba ba? Ano kasi? And by the way, class, tell Miss Heidi Cortez that I want to talk to her. The principal has already made sorry.